Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pan-upload. Her brother started to drive following the other cars, going to the mansion. Sa paglagpas nila sa puno ng Nara na Antonio ang pangalan, ay bigla siyang napa-second look. Nakita niya ang taong grasa kaya ganoon na lang ang pagkakapilipit ng leeg niya para tingnan kung talaga may tao roon. Pero wala naman. Wala siyang nakita kaya ipinikit niya ang mga mata. That street beggar distracted her totally, or maybe she just lacked sleep. Saka hindi naman basta-basta ang experience niya kagabi. Akala niya nakabundol siya. Worst is nakapatay. Natakot siya ng husto sa pag-aakalang mapapahamak siya at hindi na makakauwi ng buhay. Wala pa siyang experience na ganoon sa tanang buhay niya. At malala pa ay sa mismong daan niya papauwi sa kanila niya iyon naranasan. At ngayon ay minumulto siya ng lalaking grasa na hindi naman namatay. Buhay iyon at hindi naman nasaktan. Halos magkakasabay na nagsipasok ang mga apo ni Doña Marie sa lumang mansyon para harapin ang abogado ng pamilya na humahawak sa lahat ng dokumento na ipinamana sa kanila ng yumaong matanda. Nananalangin si Altea na sana lahat ipatas ang pagkakahati at walang sasamaan loob. Iyon ang huling habilin ng lola nila at sana naman iigalang ng lahat. Hindi rin kasi maiwasan na may mga pinsan siyang barumbado, mga nawala ng bertud at nagbulakbol kaya hindi mga nakapagtapos ng pag-aaral, kaya walang mga trabaho. Karamihan sa mga iyon ay anak ng Tito Samuel niya na panganay ng kanyang lola. Dalawa lang sa anak na lalaki ni Tito Samuel ang nakapagtapos. Ang isa ay veterinaryo at ang isa naman ay dentista. Ang tatlong lalaki na bunso ay pahapi-hapi lang sa mga bar at adik sa mga babae. Pumasok na kayo mga iho. At kaisa-isang ninya, nakangiting bati ng abogado sa kanila nang buksan niyon ang napakalaking pinto ng gathering hall ng mansion. Napapalibutan siya ng mga nakatatanda niyang kapatid at tabi-tabi na rin sila sa upuan. Para sila mga tinapay na nakakategorya sa lalagyan. 4 seats were allocated for her and her brothers. The others were separated too. 5 ang anak ng lolo at lola niya, kaya 5 grupo rin ang mga upuan. Hindi ko matanggap, attorney. Bulalas ni Dexter nang matapos ang abogado sa pagbabasa ng huling testamento. Kalmado ang matanda pero hindi ang pinsan ni Altea na halos kaedad niya. Nakatayo ang lalaki at nakatingin sa kanya. Puno ng tatong katawan ng lalaki at sinira ang napakagwapong aura dahil sa mga hikaw na nakakabit sa kilay, ilong at sa tainga. Pati leeg nito ay may tatuna na sa halip na maging maganda ay nakakatakot ng tingnan at nakakadiri pa. Kalmado na nagtanong ang attorney rito, ano ang hindi mo matanggap? Na mapupunta kay Altea ang mansyon na ito. Babae siya at magmamadre pa. Bulalas ni Dexter sabay duro sa kanya, medyo umaalsa rin ang inis niya. Anong problema mo sa pagiging madre niya? Ikaw ba pinakailaman niya sa pagiging tattoo artist mo? Galit na tanong ng kuya niya sa pinsan nila. Hindi niya akalain na iyon ang maglalaks loob na kumwestiyon sa huling habili ng lola niya. Ang mga pinsan niyang walang trabaho na kakaunti rin ang ipinamana ay wala namang reklamo. Parusa daw iyon sa pagiging palasaway na sa una pa lang naman ay pinaalala na ng lola niya. Sabi na rin iyon sa sulat na iniwan ng matanda. Huwag kang sumabat dito, Kuya Bran. Baling ni Dexter sa kuya niya. Natural sasabat ako. Kapatid ko ang dinuduro mo. Dexter, baka nakakalimutan mo. Kung may reklamo ka, pumunta ka kay Lola at magreklamo ka sa bangkay niya. Piloso pong sagot ni Bran. Desisyon yun ni Lola. Igalang mo naman sana. Sa lahat ng nandito, ikaw lang ang may reklamo. Wika ng Kuya Matthew niya. That's enough, Dexter! Sabat ng nakatatandang kapatid niyon na isang professor at dean sa Santo Tomas. Respect our abuela's decision. Too late to regret. Malinaw naman na sinabi ni Lolo at Lola noon pa na ang matitigas ang ulo ay maswerte ng makakuha ng mana. Just be thankful. She remembered you.
may mana ka naman na kondo sa Manila. Doon ka rin nakabase. Kaya pasalamat ka. Stop questioning what Altea's got. Besides, sa lahat naman ng negosyo kahati ka rin. No one was left behind. The profit will be equally divided into 5 families. Milyon-milyon ang halaga ng alahas ni Lolo at Lola Kuya. Wala doong peke alam natin. At kahit mga diamonds matataas ang karat, napunta rin sa kanya. Saan naman niya yun ibibigay? Sa kumbento niya? Sarcastic ko pang sagot ni Dexter na parang pinag-iinitan talaga siya. Sayo na, isaksak mo sa baga mo at sa tattoos mo at sa mga hiko mong walang diamonds. Inis na sagot ni Altea na halos ikangiti ng Kuya Greg niya. Nakatingin ito sa kanya na parang ibig sabihin ay ikaw talaga napakamaldita. Totoo naman, kung pasasakitin lang ni Dexter ang loob niya dahil sa mga alas na sinasabi nito ay hindi bali na lang. Kahit wala siyang alahas ay mabubuhay siya. Kahit wala siyang mansyon, mabubuhay siya. No more questions? Final na ang lahat ng desisyon ni Doña Marie. Titulado na lahat ng mga lupa at ari-arian. Irespeto niyo naman ang lola niyo. She said, as her final words, "You reap what you sow. In other terms, you gotta face the consequences of your actions. You never listened to her words when you were still young. Instead, live according to what your mind and your body desired. Neglecting your studies, then here it is now. You've got what you want." Dapat kinilala niyo ang lola niyo noon pa lang. Mabait siya sa mga taong masunurin sa kanya. Pero sa mga hindi, kaya niya maging casual lang din. Kung may question kayo, my office is open for you to visit. I'll accommodate you anytime of the day. Hindi rin ako magsasawang paulit-ulit na basahin ang lahat ng habili niya sa inyo bilang sagot sa mga question niyo. Lumapit kayo sa akin. Anang lalaki na ngumiti sa kanila. Wala nang sumagot pa. Naupo na rin si Dexter pero halatang hindi pa rin tanggap ang lahat. Siya, tanggap niya kahit pa nga wala siyang manang matanggap. Hindi naman siya nagpakahirap sa lahat ng mga meron ang buong angkan nila. Utang nila iyon sa mga ninuno nila at sa mga magulang niya. They still never contributed any. Nag-uumpisa pa lang siya kung tutusin at marerecognize lang ang contribution nila sa mga susunod pang henerasyon ng pamilya Santiago. Thank you very much po, Sister Mother, for coming. Medyo may kalayuan ang probinsya namin pero nakarating po kayo rito. Malungkot na pasasalamat ni Altea sa mga madre na dumating para makirami ng personal sa pamilya niya. Kilala ng mga ito personally ang lola niya dahil simula't simula pa lang ay orphanage ng Holy Family Sanctuary ang tinutulungan ng family niya. Kakabit ng sanctuary ang kumbento na nag-aalaga ng mga batang iniwan ng mga magulang at walang pamilya, biktima ng mga trahedya at napag-iwanan na mag-isa. Hinuwakan ni Mother Tessa ang mga kamay ng dalaga. Ngumiti ito sa kanya at saka siya tinanguan. Dito ka na muna. Ibibigay na namin ang pagkakataon na ito sa iyo para na rin sa tuluyan mong pagdedesisyon kung tutuloy ka ba sa kumbento o may iba ka pang gustong marating sa buhay. The door is wide open if you decide to come back. We will welcome you with all our hearts. Sister Altea, as of the moment, you may just live your life outside the convent to mourn. Stay with your brothers and your family. We all know may mga naiwan ang lola mo sa inyo at baka may kailangan kang ayusin. Nasa iyo na ang pagkakataon. She nodded and smiled. She understands. Yes po, Mother. Thank you po. Ako na po maghahatid sa inyo sa sakayan. Nandun daw po ang driver namin naghihintay. Sige, iha. Pagkahatid ni Altea sa mga madre sa terminal kung saan naghihintay ang driver nila ay hinintay na muna niyang makaalis sa mga iyon. Ihahatid iyon pabalik ng Manila. Sakay ng van na pamana rin sa kanya na kanyang lola. Naiwan sa kanyang halos lahat ng mga personal na bagay nang namayapang matanda kaya siguro ganoon na lamang ang inis sa kanya ni Dexter. Nangangahulugan kasi iyon na sa kanya pinakamalapit ang puso ng lola niya. Bakit ba naman hindi? Ay halos iyon na nga nag-alaga sa kanya mula na magkaisip ata siya. Ang mama niya ay nasa munisipyo naman parate dahil municipal auditor iyon. Malakas naman ang lola niya dati kahit may edad na talaga. Iyon lang ay tinamaan na ng malubhang sakit nitong huli. Ang tagal din niyang hindi nakauwi sa probinsya. Halos hindi niya namalayan na ilang taon na rin pala siya sa Manila. Doon na rin siya nagkolehiyo kasama ang yaya niya na tagaroon din at nang graduate siya ay diretso na siyang pumasok sa kumbento para magmadre. Makailang ulit na inilibot ni Altea ang mga mata sa paligid ng terminal bago niya naisipan na bumalik sa sasakyan.
Naisipan sana niyang dumaan muna sa kuya niya sa police station, pero baka makaistorbo lamang si Roon kaya hindi na. She decided to take her way back home. Malayo-layo rin ang biyahe na halos nasa 30 minutos. Sa daan niya papauwi ay hindi maiwasan na maalala niya ang taong grasa sa mismong lugar kung saan siya tumigil sa pag-aakalang nabunggo niya iyon. Naiiling na lamang siya ngayon at nangingiti sa weird na itsura ng lalaki. Baka isa lamang din na guni-guni na asul ang mga mata ng lalaking iyon. That's really quite impossible. Ano yun, Amerikanong grasa? She glanced at the rearview mirror and shook her head when she saw that man again. Ano bang meron ng lalaking iyon at hindi maitikal sa memorya niya? There's nothing so special about that man for her not to forget him. She looked at the mirror again and to her shock, the man was there again. Naitili niya ang pangalan ng ina sabay napaapak siya ng wala sa panahon sa preno. Hindi malikmata ang lintik na lalaki. Totoong naroon ito sa loob ng SUV na minamaneho niya. Hindi malaman ni Althea ang mararamdaman na mapagtanto niyang nakatingin sa kanyang lalaki habang printing nakasandal sa upuan ng sasakyan. Don't dare move! She scrolled and hurriedly grabbed the key of the SUV. Tikpan niyang isang baliw na kumaripas ng takbo papalabas ng sasakyan at nagtitili. Help me! There's a stranger inside my car! Help me! Tili niya habang hindi siya matigas sa pagtalon at pagtakbor paroon at parito. Naisip niyang tawagan ng mga kapatid niya pero laking dismaya niya na hindi niya nakuha ang bag sa loob ng sasakyan bago siya bumaba. She weakly slouched and tapped her forehead. Nakapamaywang siya sa isang baywang pero dismayado siya. Paano na nakapasok ang lalaki sa loob ng sasakyan? Literal na taong grasa ito. Ang buhok nito ay sabog na kulot at ang dungis. Para itong isang kapreng grasa sa laki. He's so tall. She's sure of that. Wala siyang pagkain na maibibigay sa lalaki ngayon para bumaba iyon. Isa pa, napakalayo ng narating nito dahil mukhang sa terminal ito sumakay sa sasakyan niya. Wala na yata siyang maapuhap na tulong mula sa kung kanino dahil wala nang dumaraan sa dinaraanan niya. Pribadong daan ni iyon papuntang villa. God help me! Usal niya sa langit bago siya lakas loob na humakbang papalapit sa sasakyan. Kinig ang mga kamay na hinawakan niyang handle ng pinto ng sasakyan at buong lakas na ibinukas iyon at laking panghihilakbot niya na makita niyang may dugo ang puting leather covering ng upuan ng SUV. Napamaang siya sa lalaking nakatingin sa kanya. Hindi rin guni-guni na asul ang mga mata nito. Asul talaga ang mga iyon kaya lang hindi ganoon katingkad ngayon. Hawak nito ang tagiliran na parang inaagusan ng dugo. Diyos ko po! Muli niyang usal. She looked at his face again. Mukha itong kalmado at pagod at hindi niya alam kung kaya ba nitong makapanakit. Don't hurt me! Anya rito at laking gulat niya nang umiling ito. Naiintindihan siya ng lalaki. Dadaldalhin kita sa doktor. Anya pa. At kahit may pag-aalinlangan siya, ay isinara niya ang pinto. Kinakabahan man ay sumakay siya sa driver's side at nanginginig pa rin na pinaandar ang sasakyan. Bahala na kung anong kalabasan niya. She has to help this man. Hindi niya maatim na basta ito iiwan sa kung saan, lalo pat mukhang may sugat ito at nanghihina na nga. Lito siya kung sa ospital niya ito dadalhin dahil babalik na naman siya sa pinanggalingan niya. Naisip niyang sa klinik na lang ng surgeon na si Dr. Arellano niya ito dalahin. May mga kwarto rin sa klinik na iyon kung saan pwede niyang ipasok ang taong ito at doon paalagahan kahit saglit sa isang nurse. Halos hindi niya maitikal ang mga mata sa lalaki dahil baka bigla siya nitong sakalin pero wala naman itong kakilos-kilos at wala rin kaimik-imik. Nakapikit na ito ng huli niyang sulyapan. Hey, don't die! Open your eyes! Huwag ka mamamatay, utang na loob! Nanginginig ang boses na sabi niya rito at kapag kuwan ay nagmulat naman ito ng mga mata. Konti nga lang. Nakahinga siya kahit paano. Buhay pa ito. Ayaw niyang masangkot sa isang krimen kahit pa ba sabihin na sangkot na siya. Dahil nasa loob ito ng sasakyan niya. Hindi niya maatim na pabayaan ito kahit anong estado pa nito sa buhay. Tuta nga na iniwan sa kalsada ay pinagmamalasakitan niya. Tao pa kaya na mas mahalaga ang buhay kaysa sa hayop? When Althea arrived at the clinic, she instantly hopped out of her car and ran to the door of the clinic. Walang pag-atubili na itinulak niya ang glass door at kung may tamaan man, sorry na agad. Doc! Nagpapanik na siya at ang sekretary ang unang humarap sa kanya. Pareho silang nagkagulatan na nagkatinginan.
Ito pa rin palang sekretary ni Doc. Ate Alo! Anya sa babaeng may edad na rin. Ateya! Hinawakan niyang kamay at agad na hinila. Ate Alo, I need help. There's a man inside my car and he's wounded. Kung dadalahin ko siya sa ospital, mas malayo pa. Kaya dito na lang kay Doc. Aniya, na umahango sa pagmamadali. Binuksan niya ang pinto at sa kanyang pagkadismaya, nakahandusay na ang lalaki sa upuan. Ate Alo, patay na siya! Tili niya at nag-umpisa na naman mag-hysterical. Ate Alo! Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!